Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na misa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat pakinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo ang paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan sapagkat alam ninyong kayo'y parihong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan.
Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupilin. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magsitayo po ang lahat. Ay tinawag Diyos, nalubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magdangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaak at Jacob at lahat ng mga propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mauhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, nabasa na po po ninyo ang tema ng Translation 2025. Nakalagay dun, oh. Ang ganda. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghandog sa mga umaasa kay Jesus. It is better to obey, or obedience is better than sacrifice. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghandog sa mga umaasa kay Jesus. Ito po ang tema sa Translation 2025. Next year, January 9. Kasi po, yung pagkilala sa poong Jesus Nazareno ay hindi lamang pagkilala na mabuti siya, mabait,
nagmamahal sa atin at dahil sa pagmamahal na yun, nagtiis siya, nagpakasakit upang tayo iligtas. Pero kailangan nating sumagot sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga turo, pagsasabuhay ng kanyang mga utos. Opo, mga kapatid. Kaya po, kung may mga nagsasabi, ligtas na kami, yung mga, yun po ba, may mga grupo, ay kayo mga Katoliko, hindi kayo maliligtas. Kami lang. May saglit, saglit. Ang tanong dito ng isang tao, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ang tanong ng isang tao kay Jesus, sumagot ang Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Ang mga taong sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo at gumagawa ng kanyang kalooban, natural po, sila ang maliligtas. Hindi po exclusive yung kaligtasan. Pero, kumbaga sa atin mga Katolikong Kristiyano, napakabuti na po, napakainam na nakilala natin ang Panginoon. Ang poong Jesus Nazareno na nag-alay ng kanyang buhay, nagpakasakit para sa bawat isa sa atin. Pero, ang panuntunan niya, lagi ang dapat nating sundin at gawin. Siya po ang dapat nating sikapin na mabigyan ng karangalan. Sa unang pagbasa, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, ang sabi ni Pablo, ay sundin ninyo ang Panginoon dito sa lupa ng buong galang at takot na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Kumbaga, yung ating paglilingkod sa Panginoon, pwede na nating magawa sa pamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. May nakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Ibig sabihin, gagawa tayo ng mabuti, meron mang nakakita o wala. Alam natin sa pamagitan ng ating puso, ng konsensya, na ang mabuti ay dapat piliin at gawin. Hindi po natin gagawin ang isang bagay para papurihan tayo ng tao o ma-please yung ibang tao. Hindi tayo naglilingkod sa simpleng tao, kundi sa Panginoon. Kagabi po, may lumapit sa akin, Father, bakit po kapag nagpipilit kang maglingkod sa Panginoon, marami pa rin ang tutulig sa sayo? Di po ba? Karanasan po ba natin yon? Gagawin nating mabuti ang ating paglilingkod sa trabaho, sa simbahan, sa pamayanan. Gagawin nating mabuti, pero parang kulang na kulang pa din. Meron at meron pa rin sasabihin laban sa atin. Ang nasambit ko na lang, sa paggawa natin ng mabuti, huwag nating isipin na tayo naglilingkod sa tao o para tayo ipapurihan. Dahil kapag yun lang ang ating ginagawa, hindi natin mabibigyan ng kapurihan ang Panginoon. At ganun din naman, we cannot please everyone. We cannot please everyone. Hindi tayo pwedeng, kumbaga, maghanap na tayo purihin ng ibang tao dahil sa ating ginagawang kabutihan. Sa halip, kapag tayo pa nga ay inaatake dahil sa paggawa natin, pagsisikap na gawin kung anong mabuti, meron at meron pa rin sasabihin ang ibang tao sa atin. Ang nasambit ko, magpatuloy sa paglilingkod, isipin na ang Panginoon ang pinaglilingkuran. Amen? God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon.
Opo, mga kapatid, sa ating buhay, pag pinipilit nating maglingkod sa Panginoon, sundin ang kanyang mga panuntunan, meron at merong aatake sa atin. Be calm. Maging kalmado tayo. Naganap na yun sa ating Panginoong Hesukristo. Napagtagumpayan niya na ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng kasalanan, maging ang kamatayan ay kanyang ginapi. Ang kailangan lamang natin, sumunod sa kanyang utos, gawin ang mabuti, piliin at gawin kung ano ang mabuti at paglingkuran ng buong puso, pagmamahal ang Panginoon. Ang kaligtasan ay maghihintay at naghihintay at sasa atin. Opo, mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon, pero kailangan natin gawin yung ating tugon sa kanyang mga panuntunan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo na may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo, panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaan pang relihiyon at hayaan ng mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa panyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas, na nabubuhay at agahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinapayat alok ng sa'yo sa kabutihan mo, ngunit at tanggapin alay sa'yo. Masasalamat ng puso. Na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ating alalahanin ngayon, ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay na yumauna at nauna sa atin. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Nanang Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadyam kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa na o sumakabilang buhay na.
At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Inihahandog ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito po ay naglalaman ng nobina at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, piwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walong maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalainawa kayo na makapangyarihang Diyos kasama ng inyong mga mahal sa buhay, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus, Nazareno.